guys, good morning. So it's been a while. Ngayon lang ulit tayo mga pag-vlog. And today, ang gagawin natin is pupunta tayo sa Autobot Autoworks Offroad PH. Dahil dadali natin tong bago nating sasakyan. Actually, hindi na siya bago. Kinuha ko to second hand dahil kailangan namin sa site ng panghakot. Anyway, kasama namin to si Harry. Yeah, Harry style. And si Donna Potts. Siyempre, dahil gagawin namin panghakot to sa site, papa-upgrade natin tong pickup na to. This is a 4x2 pickup. 2.5 yung engine niya, no? And kahit pa paano, kaya naman na ng sasakyan na to makapaghakot ng mga materyales sa bahay. Since yung paghahakutan naman namin, hindi naman manggagaling sa bundok. Dito-dito lang naman din sa city. So, ang worry ko lang kasi, since ito yung gagamitin sa sasakyan, gusto ko lang masecure tong sasakyan na built siya for that. Pwede siya ipanghakot. So, malalaman natin mamaya. Kausapin natin si Brother Ken Laun sa headquarters ng Autobot. Inantay niya na ako. So far, excited ako kasi nung nakita ko itong sasakyan to, parang gandang bihisan eh. So, matik na yan pagka ganun. I-Autobot na yan. So, see you later! Hello guys! Ito na pala si Brother Ken Lau, co-owner ng Autobot. Thank you. Brother. You're so, back, bro. Yes, brother. Alam mo na, pag nandito ako, magpapasetup na naman. Another trending project na naman. Another trending project. And syempre, yes. Collaboration with you guys. So, ano ba to? Ano yung papagawa natin? Meron akong kinuhang bagong unit. Actually, hindi na siya bago. Second hand na siya. Mali okay lang, gawin natin bago. Gawin natin bago, narinig yes. Nyo guys. Kasi meron kang ginagawang project. Yes, so alam na ba? Na nila. Sakto, ganun sa specs naman, meron naman tayong mga specific for pangkarga, kamolye, tapos yung gulong, yung mags. Okay, bahala dyan bro. So, narinig nyo guys, so stay tuned, see you later. Brother. Thank you bro. Okay guys, sapatos muna. So gulong, pili tayo ng mugs and yung magiging goma niya. So ang naisip kong magandang size dito sa build na to is 17s lang. Yun lang yung size ng rim. So hanap tayo ng 17. Stick tayo dun sa fuel. So ito, feeling ko ito mga 17 to yun na nasa taas. Wala akong idea sa size nitong mga to pero... Okay, baba tayo guys. Tingin tayo sa baba. Ayun! Andito pala, mga malulupet na beadlock. So, ito guys, mga beadlock yan eh. Medyo pricey yan, mas mataas yan kasi. Ito, mga ginagamit ito pang trail. Yung beadlock kasi, pangkapit talaga yun sa goma. Nakita ko paano install yan. Mahirap. Tsaka, ideally, pangano lang talaga siya sa trail. Kasi na ito, ina-eye ko na ito matagal na eh. Itong design na to. Pero parang mas black, no? Pakuha tayong black na to, tapos i-fit natin. Ayos, doon naman tayo sa goma. Ito yung mga goma nila, meron silang mga mud tires. Pero yung kinabit dati rin sa auto ko, hindi siya maingay sa road. Hybrid siya eh. Ito yun, KM3 na BF Goodrich. Siguro maximum na 295. Yun, okay na ako. BF Goodrich, tapos fuel mugs. So yun, see you guys! It's a 4x2 lang to brother. Kailangan natin siyang i-lift, of course, 2 inches using the Propeller Queen series para at least pwede natin i-adjust yung damping, pwede natin din i-adjust yung height and the preload. Since nga pangkargahan to, kailangan natin din i-upgrade yung lip spring. Sa lip spring kasi brother, kahit kargahan mo yan, mas mataas na load, hindi basta-basta bumibigay yung lip spring natin or yung pinaka-shocks natin. Kailangan natin kabitan ng mud tires. Ito yung BF Goodrich KM3. Yung size natin is 295/70/17. Then yung mugs natin na 17 inches na fuel off-road. Tapos yun lang, napaka-basic nung setup nito kasi since nga pang utility truck talaga siya. Since black yan, kailangan natin ng mud flaps para at least yung mga talsik nung putik kasi since mud tire na siya, kahit hindi sobrang labas na labas sa fender, mud tire na siya, yung talsik niya sobrang prone dun sa body. Then yung horn, in-upgrade natin na rin into general horn. Yung propeller upper control arm para at least yung caster and camber correction may babalik natin sa factory settings. Yeah.
tapos na, brother. Ayaw nilang nag-aantay ka, bro, eh. Hindi, okay lang. Mahalaga yung oras mo, eh. Ito na siya, bro. Liga, tara. Napag-usapan natin kanina, papalit tayo ng suspension, 2 inches slip, 2 inches sa harapan, tapos sa likod, since nag-lip spring tayo, 2.5. Para pag kahit kinargahan mo, pagbaba niya, level pa rin yung ball. Testin nyo yung ano, upgrade natin dito. Proven and tested pagdating sa kargahan, bro. Australian brand na matibay talaga. Matibay talaga. Hindi uunat sa mga simento, sa mga tires, yes, na ikakarga natin. Nagkabit din tayo ng propeller upper control arm. Upper kaya control kung makikita nyo, yung level nung ano, hindi siya overlip, yung angle nung upper control arm natin, pantay lang. Hindi siya yung nakabanat, para at least hindi stress yung arm. Maganda lumaro yung suspension. Walang vibration sa high Walang speed. Vibration din, bro. Tsaka yung caster and camber collection, pantay na pantay. So yun, bro, pinabitan natin ng 295-70-17 para medyo chunkier yung dating niya. Chunky niya nga. Oh, BFGK M3. Medyo small details to 285. Pero pagka talagang titingnan mo yung details, maganda at malaki tingnan yung 295. So, ulit na yung rim natin, 70s yes, yan. Saka hindi pwede kasi yung simpleng build lang sa'yo, bro. Kailangan may dating. Kasi yung maling natin, it isa sa mga bago ni Fuel. Fuel off-road variant, flow form siya. Mas magaan kesa sa mga regular cast na mags. Ah, okay. Since 4x2 lang tayo, para hindi naman mahirapan. Yung engine. Oo. Naglagay na rin tayo ng mud flaps kasi since lumabas yung offset ng gulong at mags natin para yung talsik sa body, ma-eliminate natin. Okay. Ayos. Bro, hindi matatapos yung build natin pag wala yung Autobot sticker natin. Of course. Yes. Ito siya, guys. Nagdadagdag ng horsepower yan, bro. Agad ba? wala akong masabi. Talagang sobrang pogi. So lahat magagamit and functional. Lalo na sa paggamit ko sa site. And of course, sa mga tapings din, padadala natin to. Then of course, nilagyan natin din ng general bass horn. Para meron nga pala. I-test natin. Ano mo bukas test? Sound check. You know. Grabe. Dalawang set lang yun, bro. Pero dalawang set ang lakas. So ayan, dahil doon, bigyan mo malupit na B-roll yan. Grabe. Panalo. Pogi pa. Tumangkad siya. Nagdagdag ng 2 inches. Nakapaglaki ng gulong, sobrang swabe, pasok lahat. Ayun, simpleng build lang to, more on panghako talaga. So magagamit to sa site. At the same time, pag walang hako, dadaling ko to sa taping. So far, magagamit ko to ng sobra. So ayun, see you guys, and God bless! Hello, good morning guys! Nandito kami ngayon sa site. As you can see, ito na. Malapit na kami mag-groundbreaking. So, inaayos lang, sinesettle lang lahat, and then, yun na, this is it! Sige, ilagaw mo muna lupa, tapos photo. Hindi mo lupa, tapos diligaw mo. Kasi halaman din. Okay. Ganun pala yun, guys. Ako yung unang maglalagay ng buhangin. Okay. For ano yan? You know? 1, 2. Amen. Thank you. Nakita niya na yung mga seremonyas, ganun pala pagka mag-groundbreaking. Of course, sabi ko nga, bubunuin natin to. Gagawin natin lahat para matapos ang maganda, matibay, at maayos tong bahay na to. So, ayun, masaya lang. Iba yung pakiramdam eh, parang let's toast to that. Tara! Yes! Engineer! Cheers, man! Congrats! Thank you! Oh, pulutan! Dahil may sparkling, meron pa yung sisi galing kay Donna. Pardon bagay na bagay. Jack Beaver. Ha? Jack Beaver. Galing sa Jack Beaver ko, niluto ni Donna. Thank you. Pala ka basic yon kumbaga after dun sa may ano nilagay dun tube na binaon dun sa may hukay, so, lagay ng buhangin
Tapos ito, may picture-picture na sa pagkain, nag-close ng wine. So ayun, so far, ano na lang. Let's hope for the best na hindi umulan para matapos yung unang phase. So ayun, God bless guys!